marami nagtatanong kung ano daw yung paborito naming pagkaing Bicol. Ayan, pag sinabi kasi yung pagkaing Bicol, naiisip natin Bicol Express, ginataang laing. Pero dahil andito ako sa Naga ngayon, Sabadong hapon, wala nang lakad, isasama ko kayo sa kung saan yung paborito namin pagkain. Etong pagkain na to, dito din sa aming barangay nagsimula. Buksan niyo muna lang. Init. Dito siya nag-umpisa sa ito yung broth. Beef broth. Alas ako mo. Limang regular. Limang bambu. Andito na mga orders namin, kaya kami andito sa labas kasi punong-puno sa loob. At iba-iba yung iba-ibang variations yung in-order namin. Yan yung kinalas regular. Yun yung kinalas jumbo. Jumbo. Ito sa amin ni Trisha, ang tawag sa kanya ay loglog. Hindi kinalas, pero ito yung walang meat. Yung sa amin. Yung kay Trisha ay with egg, yung sa akin, loglog na plain lamang. Kung titingnan natin, yung pangalan niya, Cordobas, pero sa baba, Chacamot. Dito kasi sa amin, yung kamot is Bicol term for kamay. Kanina, nakita natin sa loob na kung paano ito ginagawa. Yung kanyang broth ay beef broth. Merong isang napakalaking gutuan. Yung noodles ay kinakamay. Kaya ang tawag dun sa may-ari nito, Chacamot, kasi nakikita siya all the time na kinakamay niya yung noodles. Pero hindi naman, parati namang may plastic yung kanyang kamay. Hindi niya naman kinakamay talaga ganun. Pero yun yung medyo kakaiba dito. Nilalagyan siyang chicharon sa ibabaw. Ako mas gusto ko yung durog. Pero pwede din namang buo. Tapos, napakasarap niyang i-pair sa baduya. Tawag sa amin baduya, pero sa Tagalog yata ay maruya. Ayan. Ito, kakaiba siya sa regular na mami. Kasi unang-una meron siyang sauce. Siya yung pinaka nakakapasarap. Pero kaya siya tinawag na kinalas. Kasi yung meat na nilalagay sa ibabaw niya, ang tawag sa amin galing sa maskara. Yung maskara yung mukha ng baboy. Mas strong yung flavor niya. Siguro sinusot sa Bicolano taste kasi kami parati kami gusto namin mas maanghang, mas mabuti. Pero ito naman na a-adjust mo yung anghang sa dami ng siling ilalagay. Tayo na tayo.